What is up mga bay? Yubek Baira po from Cebu City. Ngayong araw, gagawa tayo ng long-term review regarding sa Race Power Shock. Now, isang taon na natin mahigit itong nagamit, kaya ibabahagi ko sa inyo kung kamusta nga ba yung performance nito. Non-biased review po ito mga bay, so sasabihin ko po lahat. Kaya sa mga nagbabalak na magbumili ng Race Power Shock, panoorin nyo yung vlog na ito para malaman nyo kung kamusta nga ba yung totoong performance ng shock na ito. Intro! Ayan, so ito na ngayon ang itsura ng Race Power Shock after 1 year may get na paggamit natin. So medyo marumi lang mga bayan, no? Palagi kasi umuulan ngayon, kaya pinunasan na natin ng konti at konting mekus-mekus para maging presentable naman yung shock natin. Discuss naman natin yung specs ng shock. Now dito makikita natin meron siyang baso na hindi po to decoration lang mga baya. Ito mga baya meron siyang lamang. So meron siyang adjustable na spring preload, adjustable compression, adjustable rebound dumping. Adjustable spring preload, ano nga ba ito? Para maset natin kung gaano katigas yung spring. Punta naman tayo sa adjustable compression. So ito yun mga bay. So dito natin ma-adjust kung gaano nga ba siya kabilis or kabagal or makoko-compress niya yung spring. So kung ito-turn natin siya ng clockwise, ito ay magiging stiff. At counterclockwise naman, magiging soft naman siya. Opposite naman is yung rebound. So meron siyang adjustable rebound dumping. Ito yung tinatawag natin na bounce. Ito-turn natin siya ng clockwise ay mabagal po ang laro or ang rebound ng shock. Habang counterclockwise naman is mabilis yung rebound ng shock. Spring preload, rebound dumping, tsaka compression dumping. Ngayon mga bay, didiscuss naman natin kung kamusta nga ba yung performance ng shock na ito. Na 1 year mahigit ko nang gamit ng shock na ito sa ating NMAX version 2. Now masasabi ko talaga na nakuha ko na yung tamang timpla kung meron tayong angkas at kung solo ride lang tayo. Now nagbabase din kasi yan mga bay yung settings ng shock kung ano yung load na nakasakay sa motor. In other words, kung ano yung settings na ginagamit ko kapag merong angkas ay ina-adjust ko kung nagso-solo ride lang ako. Hindi po permanent settings yung nakaset sa shock na ito. Bale, kapag solo ride ako, ina-adjust ko yung compression tsaka yung rebound at kung meron naman akong angkas, is ina-adjust ko rin yung dalawa. Meron kasi akong nababasa sa comment na porket sponsored ang shock na ito is ginagandahan natin yung review. Nagbibigay raw tayo ng mga false information sa mga viewers natin para lang makabenta. So hindi po totoo yan mga bay. Ang fully adjustable shock kasi mga bay, nagdedepende talaga yan kung meron kayong angkas or kung solo ride lang kayo. Kumbaga, trial and error ang nangyayari sa shock mga bay. So sa akin, alam ko na kung ilang clicks yung hiyang sa compression tsaka rebound kung meron akong angkas. Alam ko rin yung tamang clicks ng rebound at tsaka compression kapag solo ride lang ako. At depende rin sa kondisyon ng daan na babaybayin ninyo. Isang malaking factor din dito mga bay is yung pressure ng gulong. Kapag masyado kasi matigas yung gulong ninyo, nakaka-apekto din yan sa performance ng shock. Magtataka na lang kayo na nasa tamang timpla na yung shock ninyo. Tapos bigla na lang siyang maging matagtag pagkatapos ninyong hanginan yung iyong gulong. So make sure na nasa tamang pressure talaga yung gulong ninyo mga bay para hindi matagtag yung shock ninyo. Aside sa hahaba yung lifespan ng gulong, makakatulong din ito sa performance ng iyong shock. So ayan mga bay, yun po ang experience ko sa shock na ito, itong Race Power Shock. Ang gamit ko pala na spring mga bay is yung original na spring na nakakabit. Sinubukan ko kasing gamitin yung pangalawang spring kaso hindi hiyang para sa akin yung second spring. Kaya yung ginamit ko using original spring na lang, ina-adjust ko na lang yung compression at saka rebound. Ang highlight talaga dito mga bay is hindi talaga permanente yung settings na nakaset sa iyong shock. So meron talaga kayong adjustment na gagawin kapag meron kayong angkas at iibahin nyo rin yung setting kapag solo rider lang kayo. Yan yung napaka-importante. In other words, palaging meron tayong adjustment sa shock
Depende kung ano yung load na nakasakay sa motor ninyo. Pwede nyo yung laruin. Sa akin, sa part ko mga bay, maraming trial and error akong ginawa bago ko nakuha yung tamang timpla talaga para sa akin. Na ako ay nasa 70 kilograms, tapos si Mrs. nasa 50 kilograms mahigit. Ina-adjust ko yung settings ng shock depende kung sinong nakasakay sa likod. Kung ako ang tatanungin, worth it nga ba ang shock na ito kapag bibili tayo nito? Ang masasabi ko mga bay is yes. Now, hindi po yan bias mga bay. Ito ay based on experience ko. Inoobserbahan ko talaga yung performance ng shock at napaka-importante din kasi sa akin mga bay yung budget o yung presyo ng shock na bibilhin natin. Dahil sa ibang competitors kasi mga bay, another brand ng shock, kung fully adjustable yung bibili ninyo, yung price range niya nasa 9 to 15,000 above, depende sa brand yan ng shock. Habang sa Race Power Shock naman, nakakakuha na kayo ng fully adjustable settings na comes with a much lower price. So yan yung pinaka-importante sa akin, yung presyo at yung quality ng mga materials na ginamit. So, yan yung tatlo na napaka-importante talaga para sa akin, lalo na at mahalaga sa atin yung budget. So, yan lang mga bay. Sana meron kayong natutunan kuha sa vlog natin ngayon, lalo na dun sa mga nagbabalak na bumili ng Race Power Shock. Sa isang taon mahigit na ginamit natin Race Power Shock, ay masasabi ko na ox na ox yung performance niya, napakaganda ng performance as long as nakuha nyo yung tamang timpla ng iyong shock kapag meron kayong angkas or solo ride man kayo. Yung mga nasa Luzon, pumunta lang kayo doon sa AV Moto. Meron silang lahat ng mga parts na needed kapag masisira yung shock ninyo. Doon lahat yung mga kailangan ninyong pyesa, sila nang bahala sa shock ninyo. At shoutout pala kay Sir Keith sa Kish Stickers PH. So meron tayong maraming stickers mga bay, ano? Kung makikita nyo man ako sa daan, whether sa mall or kahit saan mga bay, pag nakita nyo ako, huwag kayong mahiya na lumapit sa akin dahil wala tayong hiya. Nagbibigyan ko kayo ng stickers. Thank you very much, Kish Stickers PH, sa stickers natin mga bay. I'll see you guys on the next vlog. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa ibaba. At kung meron man kayong gustong idagdag sa vlog natin kayo ngayon, lalo na yung mga users na ng Race Power Shock, magbigay po kayo ng honest opinion sa mga naranasan ninyo sa ibaba para na rin malaman sa ibang mga viewers natin. Okay? So thank you very much. Thank you for watching. See you guys on the next vlog. Peace!